Nasunog ang 2 hektarya ng damuhan sa Sebaste, Antique kagabi. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog na posibleng dahil umano sa itinapong sigarilyo. Nabalot ng usok ang bahagi ng highway sa Barangay Aguila. Ayon sa Sebaste Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon at dayami at malakas na ihip ng hangin. Panghimagas na, swak pang pampawi ng init ang ice scramble. Pwede niyong gawin yan sa bahay at maging creative sa iba't ibang flavor. May report si Katrina Son. Ngayong the heat is extreme, craving ay malalamig na dessert at inumin. Sa nanunuyong lalamunan, dumampi. Sa halo-halo, ganun. O, gumagawa po ako ng mga juice o kaya ng mga shake sa bahay. Gusto po nila mag-ice creams. Minsan naman po, gumagawa ako ng ice candy or kaya nagahalo-halo kami. Si Mommy Michelle Quartero, laging tinitiyak na may malamig na inumin o pagkain ang anak. Ice cold dessert naman ang inihahanda ni Christine Joy Ravago. Sa mga naghahanap ng easy to make at affordable na pampalamig, subukan ang ice scramble. Ngayon nga ay magpapasample si Chef ng dessert na kayang-kaya gawin sa bahay ng mga nanay. Ang kailangan lang, crushed ice, food coloring, vanilla, chocolate syrup at toppings of your choice. Lagay muna tayo ng ice. Lagay tayo ng milk. Haluin ng haluin. Sa kalagyan ng food coloring at muling haluin. Para magkaroon ng twist, pwedeng lagyan ng chocolate syrup. At pwede nang isalin ang ice scramble mixture. Maaari rin itong lagyan ng toppings tulad ng chocolates at marshmallows. At syempre, moment of truth, titikman natin ngayon itong ice scramble ni Chef MJ. Ang sarap. Napapawi talaga yung init na nararamdam mo. Maging creative sa flavors gaya ng pandan, ube at iba pa. Oh, ano pang hinihintay nyo? Atak! Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatunayan ng isang Shih Tzu sa Bacolod City na wala sa liit o laki ang pagiging bayani. Ayon sa kanyang amo, madaling araw noong Linggo, nang gisingin sila ng alagang si Z. Nagtatahol ito matapos makakita ng ahas. Nahuli ang ahas at na-turn over sa DNR. Yun nga lang, naging kapalit ng kabayanihan ni Z ang kanyang buhay. Nasawi siya matapos tingkisin at kagatin ng mahigit 2 metrong haba ng ahas.